Yun, oh, mga sadi ko, makita nyo yung mga yan, okay-okay bag. Yan. Lahat yan, mga sadik, ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May isa pong Burberry. Burberry ba yun? Yan. So, lahat yung sham na yan ay nabili lang natin ng 329 pesos sa pera natin, mga sadika. Isipin nyo kung saan tayo makakabili ng ganyang karaming bag. Tapos yung iba pa, signature pa. Kagaya na itong Milano. So, yun lang mga sadik. At huwag na natin patagalin. At let's go. Isa-isahin na natin. So, dito tayo sa number 1, yung pinakita ko sa inyo kanina. Itong Michael Kors. Itong Michael Kors ay nabili natin sa Ukay-Ukay doon sa Saudi Arabia ng 41 pesos. 3 real lang to, nabili ko sa Saudi Arabia. Pero yung i-convert natin sa Philippine peso is nasa 41, noong time na yun. Kung may kita nyo naman, all good pa. Sa ilalim, makinis, intact pa lahat ng mga buttons. Kita nyo naman. At maayos pa. Tignan nyo sa loob. Yan. Yung zipper, intact pa din. Pagkita ko sa inyo. Yan. Intact pa siya. Yung handle, okay pa. Chanel. Yun oh, Chanel. Etong Chanel na to ay nabili lang natin siya ng 2 real sa Saudi Arabia rin, syempre. Ang problema lang na ito, yung nabili natin is madumi kasi nga nakalatag lang to sa mga sa daan. Kasi doon naglalatag yung mga Indiano ng ukay-ukay nila. So natatapak-tapakan na siya. And nakita ko medyo okay pa kasi intact pa yung plastic. Oh. Alam mo yung hindi pa ginamit talaga. 27 pesos may Chanel ka na, labhan mo lang. All good na. So Chanel, 27 pesos. So nabili lang natin siya, mga sadik, itong Aldo na to. Nabili lang natin ng 41 pesos. 3 real din. Tignan nyo kung gano'ng kalaki yung load. Tapos yung mga, ano niya, intact pa mga zipper niya. May ano pa, oh, may mga papel pa. So intact pa yan mga yan. May zipper dito. May zipper dito. Tapos yung loob, okay pa. Tsaka legit siya, mga sadik. Ano ba? Ayan. Aldo. Ito pa yung tiketa niya. Ayan. Aldo. Ayan. Baka nakita. Ayan. So, next tayo. Next. Next, etong Chanel. Ito Chanel. Ano to? Nabili ko siya sa Saudi Arabia ng 2 real. So, equivalent sa Philippine peso is 27 pesos. Nagandahan lang ako kasi ang fit niya pang bata. Diba? Tsaka yung leather niya okay na okay pa. Alam niyo yung wala pang sira. Kita niyo naman. Gamit na to mga sadik. Siguro mga almost 8 months na tong ginagamit ng mga pamangkin ko. Intact pa yung mga chain niya. Ayan o. Oh. Tapos yung mga zipper okay na okay pa. Ayan. Ayan. Malinis pa yung loob. Made in France siya. Made in France. Yan. So next tayo. Next, eto siguro alam niyo tong brand na to sa mga babae, sa mga mahilig sa mga branded na bags. Etong Bershka. Nabili lang natin siya sa Ukay-Ukay ng 27 pesos din. Ayan. Okay pa yung mga leather niya, tsaka yung mga zipper, intact pa lahat yan. Ayan. Original yan, mga sabit. Branded. Legit, ayan, BSK bags. Yung mga zipper, intact pa. Tiketa, nandito pa. Sa loob, okay na okay yan. Zipper sa labas. All good. Ayan. Ang problema lang ito, mga sadik, yung binili natin talaga, is ito, chain. Kung mapapansin nyo yung chain na to, ayan, maayos. Pagdating dito, nabuhol. Ayan, nabuhol, di ba? Tita nyo naman. 27 pesos, Bershka bag. All good. Next tayo is etong branded rin ito, mga sadik. Parpoise, o di ko alam kung paano ipopronounce, Parpoise o Parpoa. Ito naman mga sadik, nabili lang natin siya ng 41 pesos. O 3 real sa Saudi Arabia. Tignan nyo naman. Intact pa rin lahat sa ilalim. Tignan nyo. Malinis, leather niya.
Andito pa yung mga buttons, yung side by side yung bags, ayan yung handle, intact pa rin, intact pa rin dito, tatlo intact pa din mga sabit, yan intact pa lahat, ganda pa ng zipper, yan sa gitna meron din tatlo zipper niya, tapos meron pa siyang magnet ano rito, button. Parpua, nabili lang natin siya ng 41 pesos o 3 real sa Saudi Arabia. Next tayo, etong Bidon SM. Etong Bidon SM na bag na to, nabili lang natin siya ng 41 pesos, 3 real din. Natawaran natin siya dati siyang, binibenta siya ng 5 real. Natawaran natin siya ng 3 real, 41 pesos dito sa Pilipinas. Kailangan na naman. Ang problema lang na ito yung binili natin, may mga mancha siya dito. Pero nawala na. Yun lang problema, may mga mancha siya dito. Pero the rest wala na. Intact pa yung zipper, yung magnet. Pagdating sa loob, intact pa yung zipper yan. Kita nyo naman. Tignan, okay pa yan. Zipper, okay pa. Zipper dito, okay pa rin. Yan. 41 pesos sa Pilipinas. Nabili lang natin siya ng 3 real. Sa palagay nyo, magkano rito sa Pilipinas siyang pagbinenta sa mga ukay-ukay? Siguro mga nasa 5. Hindi. Kayo, musga. Tignan yung ilalim, oh. Malinis pa. Okay. At etong Milano. Ayan. Masyadong malaki siya mga sadik. At kita nyo naman yung mga ano niya, mga stone niya. Ayan, may mga... Nabili lang natin siya ng 41 pesos, 3 real din. Yung nabili ko to, sobrang intact pa yung tag price niya. At bagong-bago pa kasi may mga plastic pa siya sa handle. Tapos yung loob, pakita ko sa inyo. Laki ng zipper. Oh. Intact pa din yung zipper. Haba. May pangalan pang Milano. Ayan, titingin mo. Milano. So, buksan natin. Ayan, ito yung loob. Milano. Nabili lang natin siya ng 41 pesos o 3 real sa Saudi Arabia. So sa palagay nyo magkano sa Pilipinas to, mga ganitong brand at ganito kalinis yung ilalim intact pa. Palagay nyo mga sadi, comment down below kayo kung magkano to sa Pilipinas. May binibenta tayong bag dito. So may gusto lang mga sadi itong Ferry. Benta natin siya ng worth 500 pesos. Sa mga gustong bumili, comment down below lang kayo. Yung 500 pesos na yon, kayo na mag-shoulder ng shipping fee. Kasi wala akong pang dagdag. Pero ito, malinis pa yan mga sadit. Kita nyo. Yung ano niya, leather talaga siya. Yung parang balat ng kalabaw, parang ganun. Yung pinakang skin niya. Yung ilalim, okay pa. Intact pa lahat. Yan, kita nyo mga button sa baba. Pati ito. Yan. Tapos yung zip, itong gilid, okay pa yan mga sabit. Yung handle, okay pa. Ayan, ferry. Ayan. Tapos yung loob, zipper, okay pa. Yung loob naman ay eto. Ayan, ferry. Ito yung loob, malinis pa. So sa mga gustong bumili na itong bag na to, yan, Ferry, comment down below lang kayo. 500 pesos sa inyo na yung shipping fee at ipadadala natin to. So ayun, all good na yun. At yun, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong araw na to. At kung hindi pa kita sa dig, huwag mo kalimutang mag-like, comment, and subscribe na rin. At pakipindot yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlogs. So magkita-kita tayo sa next vlog at hanggang dito na lang. Peace. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.